So far, generally peaceful ang naging simula ng Holy Week ayon yan sa pagtataya ng PNP. Pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagbabantay sa kaayusan hanggang sa matapos ang Lenten break, lalo na target nila ang zero casualty. May balitang A to Z si Kim Salinas. Maayos at mapayapa ang naging pag-arangkada ng Semana Santa 2023 nitong Linggo ng Palaspas at Lunes Santo. Pero ayon sa PNP, mananatili silang magbabantay lalo na target ng kapulisan ang zero casualty sa kabuuan ng Holy Week holiday. We are placing all PNP units under heightened alert. It is important that we remain vigilant and committed to our duty of maintaining peace and order during this busy summer season. Ayon kay PNP OIC Police Lieutenant General Rodel Sermonia, prioridad nila ang prevention at preemption ng kriminalidad, lalo na sa mga lugar ng pagninilay at transportasyon. We shall be deploying a total of 38,387 police officers through Police Assistance Desk or PADS to promptly respond to specific complaints and enhance police presence through mobile and foot patrol in strategic areas I mentioned. Payo pa ng PNP sa mga babiyahe ngayong Lenten break, iwasan ang mag-post ng mga at the moment status sa social media dahil ginagamit ito ng mga magnanakaw upang magmatiyaga kung kaninong bahay ang walang tao ngayong Semana Santa. Hindi na lamang po nasa kalsada at lansangang mga kriminal ngayon, pati na rin po sa cyberspace. Kahit late posting na po, dahil kapag gaganyan ay may mga cyber criminals din po tayo nagbabantay at maaaring mamonito na wala kayo sa inyong mga bahay. Bukod rito, naka-standby din ang kanilang emergency medical team. Our PNP medical ambulances manned by our PNP medical personnel shall be deployed to provide emergency medical services in cases of heat stroke accidents resulting to trauma. Samantala, may babala rin si PNP OIC Sermonia sa mga kabaro na huwag pasukin na ang mga irregularidad na mga gawain. No extortion, no hulidap, no kotong of all kinds. Tinitiyak ko sa inyo na kapag sumabit kayo sa hulidap or sumangkot sa ilegal na droga, summary dismissal rin ang aabutin ninyo. Ito ang patuloy na pagsulong pa rin ng internal cleansing sa loob ng organisasyon na para sa pagpapanumbalik ng buong tiwala ng publiko sa kapulisan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.